pandemic, dumating sa panahong di nating inaasahan. Alam natin na marami ang ating mga kababayan ang naapektuhan at ang naghirap dahil sa COVID-19. Pero alam mo rin ba na maraming kababayan natin ang umangat sa panahong ito? Bakit? Dahil sa mga business na patok ngayong panahon ng pandemya. At sa video ito ay magbibigay ako ng mga halimbawa ng mga negosyo na pwede mong pagkakitaan sa panahon ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, ay pindutin mo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. Marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng trabaho at pagkakakitaan mula na mag-umpisang pumutok ang COVID-19. Unang-una, dahil sa kawalan ng transportasyon, hindi makapunta sa trabaho ang mga manggagawa. Ang iba pa nga ay nakikita nating namamalimos sa lansangan para lang may maipakain sa kanilang pamilya. At sa isipan ng iba ay nasasabi nilang wala ng pag-asa. Pero nagkakamali ka, kapatid. Totoo ang kasabihang habang may buhay ay may pag-asa. Kailangan lang maging madiskarte ka. Ito ang ilan sa mga patok na pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemya. Ano-ano nga ba ang mga ito? Una, magbenta ng frozen goods. Isa ito sa pinaka-essential ngayon dahil hirap lumabas ang mga tao para bumili ng kanilang mga pagkain. Humanap ka ng mga supplier na pwede mong pagkunan ang iyong mga ibebenta. Kailangan mo ng puhunan dito, pero di naman ganun kalakihan. At pwede ka pa din kumita dito kahit wala kang puhunan. Paano? I-share ko sa iyo mamaya, kaya tapusin mo ang buong video na ito. Pangalawa, magbenta ng merienda. Isa ito sa patok na pinagkakakitaan ng ating mga kababayan ngayon. Simulan mo sa lugar ninyo, sa mga kapitbahay o mga kabarangay mo. At napakadaling ibenta ng merienda dahil hindi mo na kailangan lumabas pa ng bahay para ipromote ang paninda mo. Dahil available na ngayon ang mga social media platform para makita ng mga tao ang paninda mo. Kailangan mo ng maliit na puhunan dito. Siyempre, depende rin sa dami ng customers mo. Pangatlo, magtayo ng maliit na sari-sari store. Ibenta mo yung mga pangunahing kailangan ng mga tao, like bigas, noodles, mga spices, dilata, at kung ano-ano pa. Di na kailangan pumunta ng mga consumer sa tindahan mo dahil kailangan ng social distancing. Tanungin mo lang ang kanilang order at deliver mo sa kanila. Pwede mo ito i-promote gamit ang social media. Pang-apat, mobile loading business. Isa sa pinakapangunahing kailangan ng mga tao, lalo na ang mga Pilipino. Tawag dito, text doon, mobile data dito, walang katapusan ang magiging sales mo dito. Kailangan mo lang ng SIM card na pwede makapag-load or pwede mo din gamitin ang GCash. Totoo na di masyado kalakihan ang tubo dito, pero mainam na rin pang dagdag sa income mo, di ba? Panglima, baking business. Kung may talento ka rin lang naman sa pagbe-bake, pwede mo itong gamitin para kumita. Ito yung business na kahit wala kang ilabas sa sarili mong pera, ay kikita ka. Paano ka mo? Ipapaliwanag ko yan dito sa video na ito, kaya panoorin mo hanggang katapusan. Pang-anim, online selling ng mga items. Usong-uso ngayon ang mga FB Live, Facebook Live selling. Ang tanong, kumikita ba sila doon? Oo naman, mas malaki ang chance na makapagbenta ka online kaysa personal ka na maglako. Ano ba yung madalas ibenta online? Nariyan yung mga damit, mga kagamitan sa kusina, mga laruan, at kung ano-ano pa. Kung may mga gamit ka rin lang naman na hindi na ginagamit, bakit hindi mo pa ibenta? Pangpito, maging virtual assistant. Maaaring matanong mo, paano naging negosyo ito? Eto ang sagot dyan. Pag sinabi kasi nating negosyo is we are rendering service to the consumer. Ibig sabihin, may binibigay tayo sa kanila na ikagiginhawa nila kapalit ng kanilang pera. In this case, you are rendering your service or talent to a certain person. Napakarami mga company ngayon ang nag-offer ng work from home setup. Pwede ka mag-search online. Maraming hiring dyan.
Kung may talent ka rin lang naman sa pagko-computer, bakit hindi mo paggamitin yan para kumita ka? At ito na ang bonus para sa'yo. Dahil tinapos mo ang video ito, ay sasabihin ko sa'yo ngayon kung paano ka makakapagbenta ng walang puhunan. Alam mo ba yung tinatawag na pre-ordering? Ito yung magpapa-order ka muna sa mga consumer mo na siguradong bibili ng product mo at hihingan mo sila ng advance payment para yun ang gagamitin mo sa pagbabayad sa mga supplier mo. Then yung kakulangan na bayad ay ibibigay nilang nila sa'yo pag na-deliver mo na ang kanilang mga order. For example, magbebenta ako ng t-shirt sa halagang 50 pesos. At ang halaga lang nito sa supplier ay 25 pesos. Hihingan ko ngayon si buyer ng advance payment na 25 pesos or 50% advance para sa order niya. At yun ang ibabayad ko sa supplier para makuha ko yung t-shirt. At pag na-deliver ko na sa customer yung t-shirt, ay iaabot niya sa akin yung another 50%. O diba? Hindi ka naglabas ng pera. Kailangan mo lang ng effort. Kailangan mo lang dito ay sipag at tiyaga. Lagi mong tatandaan na there is no elevator to success. Kailangan mong i-take ang ladder. Dahan-dahan yan, pero sigurado. Kaya kapatid, huwag mawala ng pag-asa. Maging madiskarte sa buhay para tayo ay umangat. Maraming salamat at God bless you all.